tungkol kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Siyempre, tuwan-tuwa ang kanilang mga taga-suporta dahil sa wakas, mahaba-habang panahon din na hindi sila nakikita magkasama. Kahit man lang sa video at sa retrato, nagkita sa after party na sa isang piging, di ba? Yun naman ang nangyari. Pero Romel, napanood mo ba yung sa TikTok na nagsasayaw-sayaw silang dalawa? Nakita mo, anong obserbasyon mo? Nung napanood ko po kasi yung sa video buong-buo niya, meron mga eksenang, may touchy-touchy eksena. Pero, sabi ko, bakit parang sila lang yung nagsasayaw? Ano ba ito? For pictorial lang ba ito? Ano? Hindi yung sila lang ang nagsasayaw. Ang tinatanong ko sa'yo, yung observation mo sa kanilang dalawa. Ay, parang ano, na yung walang affection. Hindi gaya ng dati. Ikinatutuwa po ito ng kanilang mga tagahanga. Pero sana lang marunong kayong bumasa sa pagitan ng mga kilos at salita. Kahit sa pictorial, nasa magkabilang gilid. Kahit doon sa party, magkalayo ang upuan. Hindi po namin sinasabi, hindi po namin sinisira ang inyong pangarap na sana ay sila pa rin talaga. Kami rin po, lahat kami, yan din ang aming pangarap. Ang sana ay hindi magkatotoo ang mga kwentong kumakalat na hiwalay na talaga sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil nanghihinayang po kami sa napakahabang panahon na ginugol nila para alagaan mabuti ang kanilang pagmamahalan. Pero hindi naman sa atin ang gagaling ang mga konklusyon, di ba? Tapos ngayon, eto ang mga taga-suporta. Ako ha, sobra na akong naaawa kay OG Diaz. Sobra na talaga. Kung pagmumurahin nila si OG, kung maliitin nila, kung patikimin nila ng mga salita, ay para bang sila ang nagpapakain doon sa tao. Sumosobra na itong tropa na ito ng Katniel. Marami po akong nire-respeto na grupo ng mga Katniel. Mga naka-reserva ang aming pagrespeto ni Romel sa grupong ito na hindi na namin babanggitin dahil sila naman ang inyong pag-iinitan. Sila po yung kumikilos na nasa tamang wisyo lamang. Para sabihin ninyo na gumagawa-gawa na fake news peddler ang mga reporters, lalo na si OG Diaz, anong gusto nyo? Ang manumpa ang mga reporters na ang aming trabaho ay inilaan namin pinasok para lamang sa inyo? Hindi tama yun. Ang aming panulat, ang aming pagbablog, ang aming pagsushow, ang aming pagsasalita, lahat po ng mga artista, ang aming market, hindi kayo lamang. Abay, kung magsalita, Romel, siguro naman nababasa mo naman. Diba? Ito po, magpakatotoo tayo, real talk tayo. Ako po, bilang isang manunulat, bilang isa sa nagtatawid sa inyo ng mga balita, bilang na bilang ko po sa mga daliri ng aking mga kamay, hindi kasali ang paa, ang mga personalidad na kapag napipitik namin ay hindi nagagalit dahil marunong silang magpasalamat. Ito po yung mga artista na kapag napupuri, ay nagbabalik po ng masarap na salita. At kapag napipitik, ay nauunawaan nila na ganun talaga ang buhay ng artista. Hindi po pwedeng ang gusto lamang nila ang kanilang mabasa at marinig. Kailangan nalalaman din nila kung ano talaga ang nararamdaman ng mga reporters, ng mga nagtatawid ng balita. Para pagkaisahan nyo si OG Diaz na fake news peddler, para sabihin ninyo na ang ipinakakain niya sa kanyang mga anak ay produkto ng paninira ng mga artista, baka naman gusto niyo pong manalamin naman. Baka naman gusto ninyong nawawala tayo, Romel. Romel, ikaw muna. Pero may narinig po kayo. Narinig ako. Okay. Okay lang. At baka naman pong gusto naman yung palawakin pa ng kaunti. Ayan, nawala na. Huminto ako doon sa kung makapagsalita sila. Todo-todo, no? Tapos, hindi naman ninyo inilalagay ang mga tunay niyong pangalan. Kami po, wina-welcome namin ang mga bashers. Ako pa nga ang nagsasabi na bahagi po ng aming trabaho ang mga bashers. Natural lamang yon. Ang iba ay magugustuhan ka, ang iba ay hindi. Ang iba ay hindi matatanggap ang pagpuna sa kanila mga idolo, ang iba naman ay may malawak na isip para tanggapin ang kung ano man na sinasabi ng mga tagapagbalita. Pero huwag naman kayong ganyan. Sobra-sobra naman na. Parang sabi nga na isang kaibigan ko, dati yung Aldab, diba, ganyan din sila. Pero mukhang mas masahol pa itong mga Katniel na ito. Sabi ko, hindi namin nila lahat kasi may mga kakilala kami na mga taga-suporta ni DJ at saka ni Catherine na maayos. Maayos sila. Sila yung marunong makisama. Ito, isang komento ah. Okay.
Nai-imagine ko na nga po si Kuya Oji na halos araw-araw binibira nito mga trolls ng Katiel. Ang tatapang pong magsalita, hindi naman nakalagay ang mga pangalan nila. Patataga na lang po talaga ng loob. Ano po, nakakabili po si Kuya Oji, saka sa tagal na po niya, ikaan nyo nga po, ambo na lang po ito. Sabi ni Lara Bay Abrigo, tama, okay. At sabi naman ni Dan Clavesillas, tama po na, lahat po tayo ay nag-wish na sana ay sila pa nga at sayang ang isang dekadang mahigit ng pinagsamahan nila. Pero kung wala na po talaga sila, ay panghihinayang na lamang at lungkot ang ating mararamdaman para sa kanila. Mahirap po kasing itilit kung wala na talaga ang pagtitinginan, sabi ni Dan. Okay, eto naman ang akin, ano. Unang-una, hindi nila dapat ibuslo sa lahat ng mga reporters ang nangyayari sa kanilang idolo. Ang may utang na loob sa inyo, ang inyong mga hinahangaan, si Daniel at si Catherine. Kayo ang ginawa nilang tungtungan. Kayo ang mga baitang ng hagdan na inakyatan nila para matupad ang kanilang pangarap. Sila ang may obligasyon na magsabi sa inyo kung ano ang totoo. Bakit hindi magpahayag yung magka-love team na ito at magka-relasyon? Ano ba na yung magsalita na we're still together? O kaya ay talaga pong ganun? We have to accept the fact na wala na kami. Ang dali-dali. Bakit yung pinapataw sa mga reporters, mga fake news peddler na yan? Kayo ang dapat pagmalasakitan ng mga idolo nyo. Sila ang dapat magsalita kung anong totoong nagaganap. Huwag nyong iasa sa mga reporters. Ang social media po ay bukas sa buong mundo. Pero hindi po ito binuksan para mapanatili natin ang ating kabastusan sa mga taong kinokontra natin. Hindi yun tama. Hindi yun tama. Ito pa. Lalala pa ito. Mga kapatid, lalala pa ang isyong ito. Hindi po ito agad-agad matatapos. Dahil doon sa ipinakita ni Catherine na pag-iwas kay Daniel. Isa lang ang iniisip ng marami ngayon. Eh sinaktan yung babae. May nalaman yung babae. Natural. Alang namang makipaglapit pa. Parang ganon. Kaya ang hamon ng mga nakakaalam kina Daniel at Andrea Brillantes, sige nga, magsabi nga kayo na hindi kayo nagkikita. Hindi natin alam kung ano ang kasunod nun. Baka po pwedeng, sige nga, magsalita nga kayo na hindi kayo nagkikita ng palihim at kami magpapatunay na totoo yan, isa yon. Sige nga, magsalita nga kayo na hindi kayo nagkikita para bansagan namin kayo ng prince and princess of denial king and princess, parang ganon. Marami yun eh, maraming spekulasyon yun. O ba't hindi rin kayo magsalita? Hindi kami nagkikita ni DJ kahit kailan, di ba? O kaya sabihin ni DJ, no, I don't see her. Kahit nasaan, hindi kami nagkikita. Yun yung hinihintay ng mga tagahanga nyo na nagmamakaawa at nagsasabi, iba na po ang maghapon namin mula nung wala na silang relasyon, nakikita na sila'y magkasama kahit sa picture, sa video. Iba na po ang bawat paggising namin sa umaga. Iba na rin po ang pagtulog namin sa gabi. Hindi ba kayo naaawa sa mga tagahanga nyo na siyang dahilan kung bakit natupad ang mga pangarap nyo? Tapos mga reporters, ang inyong pagdidiskitaan, sila ang may kasalanan, mga fake news peddler sila. Ba't hindi kayo? Sa inyo kayo, dapat kayo maghusa. Magbigay kayo ng paliwanag, official statement. Kung wala, wala. Kung meron, meron. Ano kayan na namin ang puso nilang dalawa, makakaya ba namin? Silang dalawa lang talaga ang makapagbibigay ng maliwanag na pahayag at paliwanag sa inyo, mga fans na gutom na makarinig ng katotohanan para naman malaman nyo kung ano totoo, hindi yung ganyan na hindi kayo makatulog, hindi kayo makakain, hindi kayo makapag-concentrate sa trabaho nyo. Nakararating ba sa mga idolo nyo yan? Dapat sa kanila nyo iparating yan, hindi sa mga reporters. Unang-una, kami po ay damay lang dito. Yung ibang nakatanaw, nakikinig, damay lang. Kayo ang unang-unang dapat pagmalasakitan ng mga idolo nyo. Dahil kayo talaga yung tinungtungan na baitang na mahagdan tungo sa kanilang pangarap na natupad at kayo po ang isa sa mga tumupad niyan. Hindi yung mga taong nakikinig lang at nakamata. Malaki po ang ginagampan ng papel ng mga reporter sa buhay ng mga artista. Kailangan nila ang isa't isa. Kaya huwag niyong sabihin na ang ikinabubuhay ng mga manunulat ay ang manira ng mga artista. Kung wala ang mga reporters, ano ang darating sa publiko na balita? Kung wala ang nagtutulay, paano kung maging pader ang mga reporters? Ano makararating sa inyong impormasyon? Wala, di ba? Pares lang ang buhay. Lumaban tayo ng patas. Yun lang. Alright, so yan po yung kanina ang episode ng Christopher Minute.
narinig natin yung side ni Nanay Christie at pinagtanggol niya itong si OG Diaz doon sa mga ano, mga trolls. Kasi ang dami pong trolls, yung mga nagko-comment na mga nambabash na wala namang mga picture, walang pangalan, napakarami po niyan sa social media. So itong mga trolls na to, ito yung nagsasalita ng below the belt dito kay OG Diaz. Okay lang naman na kumontra tayo kay OG, pero wag naman po dun sa punto na masyado ng below the belt. At isa pa, nadadama yung ibang mga reporters. Saka isa pang gusto puntuhin dito ni Nanay Christie. Kayo mga Katniel fans, tingnan nyo maigi yung ano, yung inaakto ng inyong mga ano, mga iniidolo. Kasi baka tanggol kayo ng tanggol, nagagalit kayo kay OG Diaz, nagagalit kayo sa ibang reporters, nagagalit kayo kay Nanay Christie dahil sinasabi nyo na nagpapakalat ng fake news. Pero baka bigla na lang isang araw magulantang kayo, totoo pala yung sinasabi nila. Kasi pagmasdan ninyo yung inyong mga idol. Kasi may lumabas na video, pinakita nga ni Nanay Christie, pinakita nila yung video na kung saan nagsasayaw etong si ano, si Catherine Bernardo at etong si ano, si Daniel Padilla. Kaya naman nag-conclude agad na itong Katniel na hindi pa hiwalay. Pero tingnan niyo maigi, maging observant kayo. Kasi baka nangyari naloloko na kayo, kayo mismo niloloko na ng mga iniidolo ninyo. Sinabi ko na rin 'yan eh, sabi ko, dapat magpaliwanag itong Katniel kung totoong sila pa ba o hindi. Na wala namang problema eh kung wala na sila eh. Ganun talaga nangyayari. Kaysa naman nakikita sila kasi diyan sa bago sila magsayawan diyan, magkahiwalay sila yung mga kababayan eh. Sa photoshoot daw eh magkahiwalay yung dalawa at hindi nagtatabi. At yung kung mapapansin niyo mga kababayan, yung sweetness ng dalawa eh hindi nakatulad nung dati. Parang lumalabas tuloy, nagpapakitang tao na lang sila siguro dahil meron silang mga iniingat ng mga ano, mga endorsements na kinakailangan hindi makita ng tao na hiwalay sila kasi baka maapektuhan yung kanilang mga ino-endorse sa mga produkto, mga advertisement. Kaya sabi nga ni Nanay Christie, tingnan nyo, imulat nyo yung mga mata nyo, hindi yung sarado yung mga isip ninyo, hindi nyo alam, baka niloloko na rin kayo na itong ano, iniidolo ninyo. Yun lang yung gusto sabihin ni Nanay Christie. Tapos kung magsasalita kayo, huwag below the belt. Ah, kasi unang-una, hindi naman daw kayo ang nagpapakain sa mga reporters at hindi lang kayo ang dahilan kaya sila nandyan sa kanilang mga trabaho. So siguro pinakamaganda talaga itong si Catherine Bernardo at itong si Daniel Padilla, magsalita na kayo. Sabihin nyo yung totoo para hindi ganito na ang daming nadadamay eh. At dito kay Andrea Brillantes at kay Daniel Padilla, patunayan ninyo na hindi kayo nagkikita. At dito naman sa Katniel, magsalita kayo. Patunayan ninyo na talagang kayo pa para once and for all matapos na itong issue nito. So yun lang po mga kababayan, pinakita ko lang po sa inyo yung video, yung buong pahayag ni Nanay Christie tungkol sa issue nito. Kasi maraming ano eh, maraming hindi marunong kumintindi o mga sarado yung isip kasi nga masyadong panatiko. Masyadong panatiko ng Katniel. So dito, sana inaliwanagan kayo. At tingnan ninyo, mga ina-idol ninyo. Baka tanggol kayo ng tanggol, tapos niloloko na pala kayo. Diba?